We now have Marinelle Cruz of Inquirer. Ah, Miss Marinelle is here. Hi. Hello, hello guys. My question is for PJ, Kyle, Gray, and Tito Pip. Ayun, kasi diba we have read news about yung mga kids getting killed or getting hurt pagdating sa hazing. And yet, yung mga fraternities, they still exist dahil sa brotherhood. Tapos, pero in fairness to them, marami din namang mga success stories of loyalty and pagtutulungan. So, what are your thoughts on joining one if in like an alternate reality you're offered to do it? Peach. Inspiration to ni Joel Mercado, so si Joel sa charot lang. Laka pa rin, Mika. Can you share, Peach, Gray, and... Ako, yes. Since, yeah, I was called first. It's like, you know, if it's for common good, I do it, depending on what you have to do. I don't believe in hazing. I mean, there are other ways. I believe so. So, dun ako. But if it's for a good cause, I'd do it. Okay. Kyle? Ako personally, hindi ko po nakikita sarili ko na pumasok po sa isang fraternity. Pero dahil po, napasukan po namin yung mundo na yun. May mga nakausap din po kami na galing talaga sa fraternity. Meron nga pong taga-fraternity na nasa set po talaga mismo. Dahil po sa kanila na nagbukas po talaga yung mata ko sa mundo nila. Kung anong tingin nila sa fraternity, there's still beauty to it in their tradition. There's still ways to go around hazing. Siyempre, hindi po talaga pwede sa bansa natin ngayon. So now there's different ways of hazing. Hindi naman necessarily talaga nagpapadel na ngayon. But like I said po, para sa akin, hindi po ako papasok. Pero dahil sa mga sinabi po sa amin ni Gray at sa buong fraternity, I see why papasok po yung ibang tao doon. Thank you, Gray. I think it really depends on your career path and your goals in life. I consulted a lawyer friend of mine na sumali sa isang fraternity and went through the whole process. And sabi niya, kailangan talaga. I think it's a system that we live in today, and it's the reality na since generations nga po na nangyayari. And if you really want to be integrated into, let's say, law, which my character is in the same career path, you have to do it if you really want to get advantages in life. Pero the process yung nga po, the means to justify the end, diba? I think yung hazing and the over-excess of violence is not needed, especially in this kind of scenario. Hindi po talaga kailangan. I mean, in life naman po, diba, we test everyone, we test their relationships, mm-hmm. and we test trust. We don't necessarily use violence in those situations. So, bakit sa isang fraternity kailangan ba gawin po yun? I mean, especially in an educational environment, hindi naman po talaga kailangan. The point of education is to learn as much as you can and to meet as much people as you can and just have a lust for life, and learning is a lust for life. Well said, Gray. At Tito Pip, bilang kayo po yung leader ng fraternity. Okay. Are build na ba? Ako yung leader . So anyway, like these guys here also, I mean, I'm not for hazing. And I believe it's being outlawed already, di ba? Pinagbabawal na talaga yung hazing . But I think the grand thing about being part of a fraternity is the bonding, the solidity of the friendship that grows na as time progresses. I don't know how it is because I've never been a member of a fraternity, mm-mm. but you'd notice and you'd hear from the stories, and comparatively speaking, for the older ones, the ones who started it, graduated, most of them are successful businesses, or some of them are lawyers and everything. But the bond between them remains strong, mm-mm. as strong as when it started. And I think it is more that relationship. Para bang kami ring mga artista, hindi ba? If you think about it, pagka gumagawa kami ng series, hindi ba? The 2 or 3 months or more na magkakasama kami, habang tumatagal kayo, yung hindi nyo masyado na notice, but the bonding becomes stronger. Eh, lalo pa siguro yung fraternity na years on end, di ba?
whatever they have sworn to follow and to be part of, they keep it talaga honestly and they honor it. So I think it's maybe I would join one except for the hazing part. Violence. Okay. Thank you po, Tito Pete. Last question na lang po for the two ladies, Miss Mylene and Aiko. Please share what you can about yung dynamics between Mercedes and Attorney Divine. Aiks, magkakaroon ba ng parang katulad sa ano, mga meme-worthy scenes galing sa thank Wildflower, di ba? May ganon. Ayun. Pa-share naman po, ladies. You wanna go ahead? Okay. Since ang backstory kasi ni Mylene dito, she's a beauty queen while I'm a lawyer. She always feels parang insecure kapag magkasama kami. Beauty and brains. Oo. So, may revelation kasi along the way na mangyayari na marirealize niya na, oops, maling tao pala yung, ano, yung... Basta, hindi ko pwede ikwento eh kasi ma-spoiler alert siya, di ba? So, ganun. Anything to share, Miss Mylene? I've, yun na nga. Hirap. I thank you. yun na nga. So, every time nandyan si Divine, yung character ni Miss Aiko, parang I become, my confidence just really is always shattered. Oh. Parang, grabe naman yun. Grabe naman yung collective sign na yan. Oo, parang ganon. Okay. So, kita naman doon sa mga eksena, di ba? Wala nang parang masaya naman. Biglang pag nandiyan si Aiko, parang natetense ako. Ayaw kulang sa asin. Oo nga. Oo. Kasi buisit siya eh. Kasi ang galing niya yun. Talino niya. Ganun. Ang ganda niya. Yakap siya ng yakap sa asawa ko. Punyeta. Aiksa. So there. Parang I feel like I have nothing to contribute with this sa family na ito that is so intellectual. They're all lawyers. They're all strong. Ako, ganda lang naman yung baong ko. Wow. Thank you, ladies. Thank you, Marinelle. Okay, we're down to our last three questions. MJ. Yes. Pagbigyan mo ako, I'd like, dahil na-amaze tayo sa ganda ng mga plugs, trailer, teasers, I'd like to congratulate the team of Miss Trina Sanchez there and Winter De Los Reyes. Ayun po, mga taga-CCM. Our CCM peeps. Basta Piolo, Miss Trina. Thank you very much. Thank you. Okay. Third to the last question from Jay of Certified Kapamilya. Kay Daniela. Daniela, the question is, dahil sa husay mo sa senior high, nabansagan ka ng netizens bilang new gen kontrabida. Pero this time around, parang medyo mabait ng character na gagampanan mo. How was the transition? It's difficult. Actually. Kasi parang when I started this role, parang, I don't know if it's direct andoy or ano, sinabihan ako na parang, huwag mo masyadong tapangan. Kasi parang, sobrang sanay ako kay Z. I've been doing her for how many months. It's a big jump. Right. It's a big jump sa role na to. So, it's difficult. Until now, while still doing sagrado, nahihirapan po ako kasi I'm doing High Street at the same time. So, switch character every 2 weeks. So, right. Yeah, difficult. But, hindi naman po nagre-reklamo. I'm very happy. Right. It's a blessing. It's work, yes, diba? And then yes. It's a challenge. Ang ganda naman pala ng training niya. First Teleserye, Andoy Ranay, diba? Oo. Shaina, kamusta naman katrabaho si Kyle? Sa, bilang ikaw ang ate. Pakahirap? Hindi. Opposite ng mahirap katrabaho. Really? Kung ano po yung napanood ninyo kanina. Actually, no acting-acting yun. Diba usually kapag magsisimula ka ng isang proyekto, ine-effort mo talaga na magkaroon kayo ng chemistry, mas lalo na kung isa kayong pamilya. Mm-hmm. But kasi si Kyle, I worked with him months before sa It's Your Lucky Day. So nagkaroon na kami ng bond doon. Kami naman ni Tatay Joel, I've known him since, huwag na po nating dalhin doon. Nagkasama rin po kami sa Probinsyano. So, yun po, effortless and I guess yun yung, hindi ko ma-describe, baka yun yung magic, yun yung chemistry na hinahanap nila na I'm very fortunate na hindi ko kinailangang trabahuhin talaga. Because, organic na lang. Oo eh. And, no? And also dahil they're very generous actors,
kapag nasa harapan kami ng camera, hindi mahirap din na magbigay kasi sobra silang generous na magbigay as co-actors. Magreklamo ka pa ba? Si Tatay Joel ang kasama mo sa eksena at si Kyle. So yun po. So doing our scenes, hindi siya naging mahirap. Definitely. And yun, very heartwarming. Kagaya po ng napanood ninyo. Ganon din po kami, pati sa likod ng camera. All right. Thank you, Shaina. Thank you. Our last question, a set of questions manggagaling kay Wilson Requiza ng Kapamilya Channel, Alt Kapamilya Channel. For Direk Andoy, maybe Kuya Joel Mercado can also answer this. Fraternities, though, can be a sensitive topic. How did the production approach this theme in a respectful and insightful way? Kaya mo yan, Direk. Hindi, ang iingay kasi hindi ko narinig. Sensitive daw yung topic ng fraternity. So, paano ang approach na ginawa ng production to make it, you know, respectful and insightful? Dapat si Genesis ang sasagot daw. Oo, pero ako na naman ang tinanong nyo. Pero yun ang na nakalagay, diba? Direk, ha? Hindi kita pinupuntirya. Pakalawa na ito. Oo nga. Okay, ganito yan. No, ganito yan. Kasi, syempre, nakalagay na doon sa script, di ba? May script naman kami. And yun naman yung susundin namin. And also kami, as filmmakers, we also did our part na mag-research on how to deal with it. I know it's very sensitive and isang mali lang na nuance o direction na binigay mo dun sa mga artista, baka ma-question kami, di ba? So kahit kami rin, very sensitive din namin ginagawa yung mga eksena. It should be truthful. Nandun na lang kami sa ganun. Na, since itong fraternity na binuo namin, hindi naman, fictional naman din siya. So, they have, we have our own rules because sabi naman nung consultant namin from a real fraternity member na kanya-kanyang fraternity, may kanya-kanyang set of rules. So, yung ginawa namin, yun yung at least tama ang pronunciation, di ba? Yung Sigma Gamma Psi, di ba? Oo, bakit? Ayaw nyo ba? Hindi, tama nga. Kasi ang daming ganyan na mali-mali ang pronunciation. Dyan. Oo. Ito perfect. Atang-atang. Yung iba. Go, okay. MJ. All right. See, you wanna add to that, Genesis? Hello. From the start naman, alam namin na sensitive nga yung topic. Sensitive yung pattern. So, nag-research kami para makita naman namin yung side nila, bakit sila sumali, bakit nila ginagawa yon. At sa pag pinanood yun naman yung series, yung teleserye, makikita yun naman na hindi naman lahat masama. Hindi naman lahat ng ginagawa ng fraternity masama. Binabalanse din. Yeah, thank you. Yeah, actually, kahit walang actually, it's about humanity eh. Yung humans inside the fraternity, di ba? So merong mga iba na parang sakay lang ng sakay at meron ding iba na nako-question nila yung moral values nila while inside the fraternity. Right. So parang may mga character development na they're already part of the fraternity and then they saw this na uncomfortable sila because as their character, true to their character, mababait naman silang mga tao eh. It's just that nagkamali sila dun sa mga desisyon nila nung una. Kaya nagkaroon sila ng mga realization. Kaya ang sarap gawin dahil kahit yung mga bata eh, meron silang mga realization na parang ganun po pala direct, no? Sabi ko, diba? Dapat natututo tayo. Hindi tayo parang sunod lang ng sunod. Right. Thank you, Direk. Maraming salamat. You're welcome. The last question is for Piolo Pascual. I don't know if this is a spoiler question, pero ang tanong kasi ni Wilson is, how does your character's relationship with the younger cast members, Kyle and Gray, develop throughout the show? So, hindi ko alam kung medyo spoiler question to, pero... It's hard. Of course, it was already shown that Gray is my son, and he's my only son. Whereas Kyle's character is the one I really helped
to become part of the fraternity through my son. So I used him as a pawn as well for something big that will be exposed or siguro itatakal yun after midway ng show. But it's really nice working with these two guys because they're really, what they bring to the table is something na may inspire ka. You know, like, hindi sila basta nakikinig sa director o sa acting coach. They bring in something else na sa kanila mismo nanggagaling. So as my character is progressing, sila mismo, they do their homework by suggesting and also talking it out with the directors. So ang sarap nilang kakolab dito sa project nito because hindi sila yung tipo na kung nilang sabihin gagawin nila, but they also have something to contribute. So yeah. May input din, kumbaga. Thank you so much, Piolo. There you have it. Those are our questions for our media conference. Maraming salamat from our friends from the press na nagbigay ng question and to, of course, ating cast members na sumagot ng tanong. Before we go, we just have a little surprise because three of our cast members ay nag-celebrate ng birthday. We have a cake for Kyle, John Arcelia, and Joel Torre. Happy Let's go! Birthday to you. Help me out. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kyle, Joel, and John. Happy birthday. Nakatakpan lang, ayun. Against the camera. Tapos na ate. Okay. Ayan! Happy birthday! Picture daw yung ating mga birthday celebrants. Isang, yeah, there you go. Alright. Maraming salamat. Magpasalamat na tayo. Let's start with Gray. Gray, go ahead. Hello. Unang-una na gusto ko lang po siyempre magpasalamat sa mga kaibigan natin sa press. All the fans and all the friends that came here. Lahat ng mga staff po natin from the show, the production team, and all of our bosses, Dreamscape, ABS-CBN. And all of my co-actors. Yun yung unang gusto ko pasalamatan din. Thank you for always being here and always being present with me in the scenes. And I do it a big part because of you guys. Thank you, Gray. We'll have photo opportunity with the cast, so just stay put. Unahin lang natin si Gray, si Kyle, saka si Piolo kasi magla-live sila for TV Patrol in a few minutes. Kyle, go ahead. Please thank everybody. Unang-una po sa lahat, papasalamat po ako kay Sir Deo na talagang nagtiwala po sa aming lahat para sa proyekto po na to. Maraming salamat din po sa lahat ng sumama po sa amin ngayong premiere night na to. It's such a blessing to have all of you guys here. Sana po subaybayan niyo po ang Pamilya Sagrado hanggang dulo. Marami pa pong dapat abangan. Napakarami po talaga. At di po kayo magsasawa na manood ng Pamilya Sagrado. Maraming salamat po. Thank you, Kyle. PJ. Yes, thank you very much, guys. Just the same, we'd like to ask for your support. Sana supportahan natin yung sarili nating produkto. And ito po ang pinakamalaking proyekto na binigay ng ABS-CBN para po sa ating lahat. Because we just want to be storytellers. And sana po kung di man kayo makarelate, maka-identify, tangkiligin natin yung sarili natin para po sa atin itong mga Pilipino. Maraming salamat. Amen! Okay.